Yan na, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Nandito po tayo sa bahay at bibili po tayo ng ipa. So kasama po natin si tatay. Hahanap po tayo ng ipa para itambak doon sa kulungan natin ng baboy dahil masyado na pong maputik. Yan ang sasakyan po natin, mga kasama, ang ating service na si Blue. So siguro po titingin na lang kami doon sa Barangay Santa Rita na kagad nakasako na. Pero maninigurado na rin po tayo kung sakaling mang wala silang nakasakong ipa. Yan, tayo na lang magsasako. Sampung sakong ipa lang. Okay na. Thanks! Kailin mong pusa, oh. Thanks! Nakakakit sa puno ng saging, ah. Thanks! Ito po yung napulot na pusa, mga kasama. Pulot nila nanay na maliit pa lang nun. Ngayon ang lakalak na. Alaga nating pusa. So yan po, mga kasama, nandito na tayo sa Barangay Santa Rita. So ayun po yung mga ipa. Pero naka-order na po pala, so hindi po tayo makakakuha dahil marami daw po silang pa-order na 100 sa ako. So pupunta po tayo sa Barangay Santa Isabel, dun sa pinagbilan natin dati. So tara po dun. Sama, nandito na po kami ni tatay sa Barangay Santa Isabel. Wala po nakasako. Buti na lang may dala tayong sako. Pagka po may laman yung box na yan, magsasako na lang tayo. May laman daw, sabi ni tatay. Wala po palang laman, mga kasama. Binuksan ni tatang yung lalagyan, wala. Nakuha daw po kahapon. Nabasa yan. So, sawi po tayo sa pagbili ng ipa ngayon, mga kasama. Walang ipa. Bali, tatlong kunuhan po yung pinuntaan natin, pero wala pa rin, ha? Norita. Testing pa po kaming tumingin sa iba ni tatay, baka meron pa. The next day. Yan na, good morning po sa inyong lahat, mga kasama. Bali, nandito po tayo sa bukid para i-update po natin ng ating mga alagang hayop. Meron po tayong good news at bad news, mga kasama. Unahin muna po natin yung good news. Ang good news po natin, mga kasama, meron na naman po tayong bagong namisang bibe. Yan. Eh, mga kasama, yung bagong napisang bibe. Ito naman po yung launang bibe. And 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pieces po yata yung bago. At may nalahi pa po yata yung itik, mga kasama. Yun, no? Wow! Mas lamang po yung itim niya kaysa sa dilaw. Siguro po lahi nung itik nating barakong itik. Ang badges naman po natin, mga kasama. Kung napapansin nyo po, malinis yung ating kulungan. Wala yung mga pecking duck. Pati po dito sa taas, wala rin yung mga bibe. Si Gray po ang dahilan, mga kasama. Oh no! Pinakawalan ko po kasi si Gray, mga kasama, sa site. Dun sa apartment. Nung lumusok po ako dito kahapon ng umaga, kasama siya. Kasama po pala siya, tapos nung tatawid na po kami sa kabila, bigla niyang hinabol itong mga alagang hayop. Tapos, nabulabog po niya, mga kasama. Tumawag sa akin si nanay, ang sabi ni nanay, nawawala daw po yung mga alagang hayop. Lumusong po pala sila sa ilog, tapos kulang pa po yung pecking duck natin. Lima na lang po sila.
Ngayon po yung isa nating peking duck na takot na takot. Nandito rin po yung iba nating mga alagang bibi. Nasa ilalim din po ng ilog. Ayan. Isa, dalawa. Yung itik, ayun. Ngayon po yung isang barakong bibi. Tapos nandito pa po yung ibang peking duck. 2, 4. Bali may nawawala pa pong isa mga kasama. Isang peking duck. Oh, hindi ko po alam pa paano namin huhulihin ni tatay. Siguro po kailangan namin magbangka. Tapos kung pupunta po sila sa ilog, baka po dadalahin na lang namin kasi sobrang lakas po nilang sumisid. Hindi naman po kasi namin kayang itaboy mga kasama itong mga bibe dahil hindi naman po nila kayang umakyat dito sa ganito kataas. Lulusungan po namin ni tatay sa bangka. Subukan po namin silang hulihin ng isa-isa. Ngayon, lahat po nang pupunta sa ilog, baka po dadalahin na lang namin ni tatay. Ngayon po mga kasama yung alaga nating peking duck. Sobrang ilap na po nila. Kawawa yung mga alaga natin. Yung pong isa mga kasama nakagatigray eh. Kaya ganito yung itsura niya kahapon ng umaga. Tapos may isa pa pong nawawala. Nakasanayan na po kasi mga kasama ni Gray yung paghabol sa mga bibi. Mukhang hindi na po magbabago talaga si Gray. Noong bata pa lang po kasi siya mga kasama, nakakain na po siya ng 3 sisiw hanggang sa paglaki niya. Meron po siyang lahing cannibalism. May pagka-cannibalism si Gray mga kasama. Kahapon po hinahabol niya yung mga bibing maliliit tsaka yung mga peking duck. Tapos yung isang peking duck nakadapa na lang po doon sa tabi ng kangkungan yung isa. Kaya siguro po may ano yun, may sugat. Nakadapa tas puro putik. Ito po siya pumasok mga kasama doon sa may lumang net. Nakapasok po siya dito sa kulungan kaya yung mga alaga nating peking duck kahapon sigaw ng sigaw kaya madali po akong bumaba dito sa fishpan para pigilan siya. Tapos nung binawal ko po mga kasama, doon siya tumakbo ulit sa may peking duck, dinaanan niya doon. Tinagat niya ulit tapos umakyat po siyang ganun mga kasama doon sa may pakyat. Tumakbo doon sa may kubo. Ngayon mga kasama, pababaan ko na po yung iba. Yung pong mga lulusong sa tubig, dadalahin na lang po ni tatay. Kasi hindi kahit anong gawin po natin, hindi natin mahuhuli sa tubig yung mga bibe tsaka yung itik dahil marunong po silang sumisid. O kailangan po talaga natin ng dala o lambat. Yung pong iba, baka ikot po ako doon, mahuhuli na natin yung ibang peking duck dito. Okay, lulusong na po tayo mga kasama. Mauli mo kaya, Mac? Ayan po mga ka-MY. Sinasaklit na po ni MY yung mga alaga niya. Ayan po, nakadalawa po siya. Ayun. Naakit na. Ha ha ha.
pa lang ulit, nakahuli ulit siya ng dalawa. Ayun. Ano? Ayun po, nakahuli na naman siya ng isa, yung barakong bibi. Nandyan. Zozo. Ayun o, yung ulo nakikita ko. Bak, kaliwa mo. Ayun, ayun, gumagalaw. Ayan, gumagalaw. Ayan. Ayan po, nakahuli na naman siya ng isa. Tingnan pa kayo ng gray. Ano ba yung Peking duck? May sugat. Meron? Oh. Kulong mo kaya muna yan, ma-betadine. Kulong, pakulong mo muna kay tatay mo doon sa ano. Magamot. Bibila ang betadine mamaya. Yung itik, sigurado din natin mauhuli yung makakasama. Pagi mo ko. Asan ba yung itik? Ipin ako pa dito, baka may ping duck pa dito. Ulang na isa yung peking duck Ewan ko, nakakailan na yung Peking duck? Nakakailan ang huli? Tatlo daw. Kulang talaga ng isa. Dalawa na lang yun. Ayun po, mga ka-MY. Lumangoy na siya. Nilanguyan yung malayo. Pasaway talaga tong gray na to eh. Iikutan niya yung mga bibi doon. Kabila. Para maitaboy niya pabalik. Ayan po, bumalik na yung isa. Mga kahewa, hinilarangon yung isang Peking duck.
Hawak-hawak niya. Lalim pa man din ang side na to. Pagod pa more. Ay, lumayo na po yung isa. Ay, nalaglag ulit. Nalaglag ulit. Doon sa mababaw. Para lang po kami naglalaro, mga ka-MY. Ayun po, yun nilangoy niyang isa. Ayun, malaya na sila. Ayan po mga ka-MY, kulang pa sila, kalahati pa lang yata yung nahuhuli. Bilang nila? Bilang yung pengdak? Ayan po si ka-MY, basang-basa. Hinihingal sa kalangoy. Saan? Saan? Isang itik, isang bibi, tsaka isang pengdak po mga kasama. Ayun po yung mga huhulihin pa niya. Tatlo pa. Isang bibi, isang peking duck. Tsaka isang itik. Ay, dadalahin yung tatay siguro yung mga itik. Itik mahirap hulihin eh. Yan po si tatay, malamang dadalahin na lang yung malayo. Mahirap kasing umuli ng itik sa tubig. Kagaya ng mga peking duck. Mga peking duck din, marunong sumisid. Pero ano, hindi sila gano'ng kalakas sumisid. Siguro, ano mo yun. Maroon po sila, oh, mga ka-MY. Naglalangoy-langoy sa tubig. Ayan po, padating sila Makimoto. Ayun, kumakaway-kaway pa. Wow! Yan, sa kalita! Yan, bisaw. Ayun. Ayun po. Nadala ni tatay. Wow! Tatlo. Puli silang tatlo. Ayun o. Isang agis lang, tatlo agad. Ayan po sila mga ka-MY. No choice. Kailangan silang dalahin para mahuli. Yung ayaw lumapit sa gilid. Ano? 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 Okay na. Okay na. Okay na. Harapin ko lang isang pengdak pa dito.
Ayan po, oh, tinatanggal ni tatay yung nahuli niya sa lambat. Dati nilalambat lang sa ilog, isda, ngayon pati na mga alagang baby. Isang peking duck, isang baby, at saka isang itik. Ayan sila, silang tatlo. Malapit na kayong lumaya. Mga pasaway kasi kayo. Ano na? Tiyo, gutom-gutom kayo doon sa ilog. Nakita mo po? Nakita mo? Ito po si sila Maki sa kasi Migs. Kasi kahapon nakita mamamataba daw sila. Oh. Kaya sabi namin, ba't nawawala ako? Nakita pa lang namin kahapon. Hindi, pagkagising ni Uncle Boy mo kanina, bububura niya. Wala, sabi niya, wala lahat ng baby tsaka peking duck. Eh kaaga naman namin umuwi kagabi, mga 8 lang, andito na kami. Hindi na, ano niya, naabong niya yan. Hindi naman mabong. Kasama namin si Gray kahapon. Eh, mali mo kung bumalik. Gardo. Si Gardo Verso, sa ayun o. Machete na ngayon. Machete daw, sabi nila o. Machete na ngayon. Asan na? Kala ko kasama kayo doon sa nasa bangka. Hindi, sinalok namin doon yung... Wait lang, lalabas ka na. Lalaya na sila. Wala, hindi na adala. Hindi nga kami nakaahon kasi nga... Mauhuli. Sabi ko, huwag na kaming maahon ngayong umagat. Ano, hulihin na muna yung mga yan. Bye-bye. Oh, bye-bye, malapit na. Oh, nabitin. Oh, katuwa nung itik ko. Oh. Nanlambot. Okay na. Talakot mo na. Kaya nga. Isang huli lang yan, tatlo sila. Oh. Okay mga kasama, shoutout muna po tayo. Ito, may nagpapabati. Happy birthday po kay Angel May ng California. More birthdays to come and good health by Harvey Anigo and Sky. Shoutout din po kay Ken Sosoto from Angeles, Pampanga. Shoutout din po kay kasamang Kasanas Johan Kasahas Kasuki at Yukio ng Longos, Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay shoutout din po sa Baby Lynn Medal Channel. Ayan, shoutout po at pakisupport na lang din po mga kasama. Shoutout din po kay Resty from San Diego, California. Ganon din po kay kasamang Elizabeth Geraldiso from Singapore. Yan, shoutout po sa inyong lahat mga kasama. At dyan na nga po nagtatapos mga kasama ang ating simpleng video ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa walang sabog suporta. Ingat po tayo palagi and God bless us all. Bye po.